So hello guys. So nandito ulit tayo ngayon. So magbibigay lang tayo ng konting kaalaman tungkol dun sa business registration ng mga online seller at ng mga freelancers na sinasabi ni BR na dapat silang mag-register on or before July 31st, 2020. At kailangan nilang i-declare yung mga past transaction nila. Pero ang sinabi ni BR is walang penalty kung mag-register ka on or before July 31, 2020. Pero kapag hindi ka nag-register, lalo na sa mga online seller na yan at sa mga freelancers, sa mga agents natin, sinasabi nila na i-penalty nila yung mga previous transactions nyo. So, hindi natin alam kung paano nila ito gagawin. Pero, yun ang sinabi nila. Okay? So yan. So ayun na nga. Dahil lockdown, so 'di ba, maraming nag-online selling. 'Di ba? Halos lahat ng kakilala mo online seller na, nawawala na nga ng buyer eh. Pero ayun si BR, gusto niya ngayon na i-tax. Actually hindi naman siya i-tax eh. Registration. Usually naman ang business naman, usually basta may income kang nare-receive, is kailangan mo siyang i-register sa DTI, sa LGU, sa mga City Hall, then sa BIR. Usually, ang binabayaran mo dyan, syempre registration sa DTI, yung sa LGU, City Hall, BIR, meron din. So, yun yung pag-uusapan natin. Okay. Actually, kapag medyo maliit, actually kung maliit lang naman talaga, for example, ang kinikita mo lang is sakto, for example, 50 pesos lang, yung ganun lang, is baka mas magastos pa pag nagpa-register ka sa BIR. Alam mo kung bakit? Sinasabi, ang unang mong babayaran doon is yung 500 na registration fee. Pero sinasabi nila na i-waive nila yun. Wala ka nang babayaran 500. Ma-register ka lang. Pero, para lang yun sa mga online seller, ha? Hindi dun sa mga self-employed? No. Online seller lang yung i-waive nila ng 500 hanggang July 31st, 2020. So, okay din. Kaya lang, is hindi lang naman yun ang babayaran mo. Siyempre, kapag registered ka sa BIR, dapat meron kang resibo. So, magkano yung resibo? Yung resibo is depende dun sa lugar na pagpapagawaan mo. Minsan, meron din sa BIR. Pwede kang magpagawa dun. After nun, ng registration, hindi pa yun matatapos dun. Meron kang ipa-file dun na monthly. So, yan yung hindi pa nakikita ng mga online seller. Kasi, syempre, ang focus lang naman ngayon is business registration eh. Hindi pa pumapasok yan yung percentage tax, yung income tax. Yung income tax, yun yung sinasabi nila na kapag less than 250, is wala naman talagang tax. Actually, nasa table talaga yan. Basta less than 250,000 lahat yan sa mga empleyado. Lahat, walang tax yan. Binabawas yan. Binabawas yung 250K bago kumpyuta ng tax. Lahat. Empleyado, self-employed, business, basta sole proprietor. Okay? So, yung sinasabi ni BR na, wala naman tax yan, basta less than 250. Yun talaga yung nasa rule na pag less than 250 is walang tax. Pero, hindi mo alam. Meron ka palang babayaran na
percentage tax. Ano yun? So, iba yung income tax. Siyempre, iba rin naman yung percentage tax. So, percentage tax is 3% ng gross sales mo, ng benta mo. Okay? Pero, yung percentage tax na yun is business tax, which is pwede mo siyang i-deduct dun sa gross income mo. Okay? Nagigets ba? Siyempre, baka nahihirapan kayo. Di ba? So, yun. Yun yung 3% na may babayaran pa. Pero, meron naman kayong isang option. If hindi lalagpas ng 250K ang gross sales nyo, pwede nyong i-avail yung 8%. Actually, basta less than 3M ka, pwede mong i-avail yung 8% flat rate. Okay? Ibig sabihin, is ang tax mo is based lang dun sa gross sales mo na 8%. Wala ka nang babayarang 3%. Okay ba yun? Okay yun. Kaya lang, ito yung problem. What if meron kang ma-miss? Meron kang hindi ma-file? Meron kang hindi na-file? Alam mo kung magkano yung penalty nun? Siyempre, may bracket yun eh. Doon sa compromise. Pero, meron siyang interest na. Surcharge muna. 25% ng tax due. Okay? Interest niya. 12%. And then, compromise. Compromise, yun yung sa bracket. Pero usually, kapag minimum, pag walang payment, minimal lang, is 1K lang. 1K. E paano kung maliit na business ka lang? Tapos, magbabayad ka ng 1K, di ba? Masyadong malaki na yun para sa akin. Sa atin, di ba? Kasi 1K yun eh. Pambili ko na nga ng gatas ng baby ko yun, di ba? So, yun. I-consider din sana nila yun. Lalo kung mga small time lang talaga. Kung nagtumutubo ko lang ng 10 piso, di ba? Pero sinabi naman ni BR, ang target naman daw talaga nila is yung malalaking business. Siguro I think Shopee, Lazada, yung mga food delivery, di ba? Nagdagsaan ngayon. So yun yung mga target nila. Doon daw nila habulin yung mga tax. Yan, sa mga Netflix, di ba? O yung mga bloggers. Bloggers, so siyempre, I think dapat mag-register din sila. Kasi may income talagang pumapasok doon eh. Katulad ko. Di ba? May income na pumapasok diyan. Nakikita ko 'yan. Okay? So pero ito, para dun sa mga gustong mag-register ng business or sa mga freelance agent natin, sa mga agents, sa mga insurance, required din yan eh. So, bigyan ko kayo ng siguro procedure kung paano nyo siya gagawin. Okay? Siguro unahin natin yun sa mga agents. Okay, sa mga agents, ganito. Una, since considered kayo as professional. Okay? So, dapat meron kayong PTR. Professional Tax Receipt. Yes. Yun ang hihingin sa inyo ni BIR. Tsaka yung letter na magagaling dun sa insurance. Sa pinag, ano nyo, sa insurance mismo. I think meron yung letter na as agent kayo nila. So, yun, isinahanap din siya ni BIR. At least, para pag, ang mahirap lang kasi sa registration, is pabalik-balik ka. Hindi mo siya matatapos ng one day. Talagang aabutin siya ng weeks or months sa paghihintay. Okay? So, for example, kumpleto na, meron ka ng PTR, ID, ano pa ba? PTR, ID, I think.
yun, yun yung kailangan mo sa mga freelance agent, okay? So, punta ka sa BIR. Mag-fill up ka doon ng 1901, yun yung registration. Okay? So, kung employed ka, tas agent ka, for sure meron ka ng team. So, ang tanong, kailangan mo mong magpalipat ng TIN registration. Ito. For example, magkaiba yung pinagtatrabahuhan mo at iba yung residence mo, yung address. Ang masusunod dun is kung saan ka nakatira, yung residence address mo. So, kailangan mo pang magpalipat ng RDO dun sa residence address mo. Okay? I think, within 1 week is kaya nilang ilipat yun. So, pupunta ka muna dun sa kung saan naka-register yung employer mo. Siyempre, doon naka-register yung TIN mo. So, ngayon is papalipat mo siya doon sa residence address mo. Okay? Kasi yun yung magiging main mo eh. Yung residence eh. Alam mo kung bakit hindi na pwede doon sa employer? Kasi sinabi nila, pag daw nagka-problem ha, yung mga letters, saan papadala? Sa dati mong address? No. Hindi. Dapat doon sa bahay mo. Doon sa magiging business address mo na. Okay? So, kaya siya pinapalipat doon sa residence address mo. Dahil yun doon. Okay, so yan. So, meron na. So, napalipat mo na. So, ito na. Nasa BIR ka na. Nakapag-fill up ka ng form. So, ngayon, ang ipi-fill up mo actually doon is 1905, 1906. Pero ngayon, simplified ni. I think isa na lang. Nandun na rin yung books. Ang may iwan lang is yung receipt. Yung receipt naman is pag nakuha mo na yung COR mo. Okay? So, sa mga freelance agent, yun yung procedure natin. Ang magiging cost nyo lang dito is siguro yung time kasi sana is matapos nyo in one day. Kaya lang hindi ko alam, since may COVID ngayon, hindi ko alam kung paano yung process. Kung magdadagsaan ba yung tao ngayon dun? Okay? Kasi kung until July 31 eh, kung marami talagang mga hindi naka-register, so magsasabay-sabay yan, di ba? Eh yung COVID nandyan pa. Baka mamaya, pati COVID ma-register, di ba? Yun yung mahirap eh. Kasi wala pang online registration si BIR eh. Pero tinatax yung mga online seller. Okay? So, okay na tayo sa agent. So, next natin dun sa mga online seller. Actually, online seller, parang sole proprietor yan eh. Business kasi yan eh. Mga self-employed, sole prop, yan, sole prop. So, parang sa freelance agent din, so kung wala kang TIN, so mag-register ka muna. Bibigyan ka nila ng TIN number. Okay? So, after mo mag-fill up, so usually ang hanapin dyan, kung meron kang business name, hingin ka lang DTI. Kasi kung may business name eh. Ang business name is nanggagaling sa DTI. Kapag meron kang DTI, hindi ka pa pwedeng mag-transact. Kasi business name ka lang. Okay? Hindi ka authorized na mag-transact. Hindi ka pwedeng magbenta. Kasi pag ano, wala ka namang authority eh para magbenta eh. So, kung meron kayong trade name, so, yun yung gagamitin nyo sa pag-register nyo kay BIR. Okay? So, dadalhin nyo ngayon yung DTI nyo. Ngayon, sinasabi nila, pag online seller, is hindi mo na kailangan ng City Hall. Okay? Hindi kailangan ni BIR ng City Hall. Pero, kailangan mo pa rin magpa-register sa City Hall. Okay? Kasi, may BIR ka, hindi ka register sa City Hall. Nag-assist din si City Hall, ha? Hindi mo alam. Okay? Baka ma-assist ka din. So, i-apply mo rin siya. Pero hindi na siya, sinasabi ni BIR, hindi na siya prerequisite. Kasi usually, ang process is DTI, City Hall, then saka BIR. So, ngayon, hindi na prerequisite si City Hall. Okay? So,
Yan, for example, complete ka na, meron ka ng DTI, kung meron kang City Hall, then sa BAR ka na. So, yun, fill up ka ng 1901, ID mo, na-proof, and then, ganun din. Yun lang yung pagkakaiba. Yung freelance agent, ang ginagamit nila is yung name nila. Okay? Pero dun sa mga online seller, kung meron kayong business name, meron kayong manggaling sa DTI. Okay? So, yun. So, usually, 1 to 2 days siguro is kaya. Ang matagal lang dyan is yung resibo. Okay? Pero, agahan mo ha. Kasi pag nabot ka ng cut-off, panigurado kinabukasan, babalik ka. Sana kung wala kang ginagawa, di ba? Okay. For example, nakapag-register na kayo. Ang problem nyo ngayon is yung filing. Kasi yung filing na yan, basta hindi mo nagawa, is meron niyang penalty. Yun yung medyo masakit eh. Kasi yung iba, ayan, register lang, di naman nila alam. After 1, 2, 3, 3 years, 4 years, gagamitin nila. For example, meron silang bibiling lupa. Meron silang bibiling condo. Eh, hindi nila alam na nag-continuous pala yung penalty ng dati nilang business registration with the BIR. So, ngayon, ang laki na ng penalty nila. Kung 1K yun per month, di ba? So, in 1 year, 12,000 in one return lang. Eh, kung dalawa, eh, kung tatlo, di ba? So, nasa mga 50,000 yung babayaran mong penalties. So, yun yung i-consider siguro ni BIR kung kailangan pa ba talaga yung maliit. Ha? Pero sinasabi nila na kailangan mag-register ng lahat ng online seller. So, pero ngayon is pinag-uusapan pa rin naman sa Senate, di ba? Kung anong gagawin. So, I think maghintay pa tayo. Pero as of now, yung RMC na yun is continuous. At ang deadline niya is July 31 pa rin. Okay? Wala pang binabago. So, kung meron kayong question, comment nyo lang. I-try nating sagutin. Okay? So, yun lang. Next, pag na-register nyo na, tsaka ko ituturuan kung paano mag-file ng mga taxes with the BIR. Okay? Sige. Okay, guys. Bye!